guys. Good morning, good morning. Andito tayo ngayon sa ating healthy kitchen. So ayan, magluto tayo kasi marami tayong gulay at dapat hindi tayo magsayang, guys. So ito. Ang lulutuin natin, guys, is ano lang, my own recipe kasi sayang yung mga gulay natin, guys. So ito lang ang gagamitin natin na ano, lutuan kasi lalagay natin sa. So meron tayong herbs, ang oregano at saka dahon ng paminta. So ayan, so wait lang, guys, pakita ko sa inyo ang ating mga ano. Ito yung chicken natin. So ayan, chicken at saka hugasan natin yung chicken natin. Tapos ang ginagawa ko, guys, nilalagyan ko siya ng, nag-i-squeeze ako ng lemon para matanggal yung lansa ng ating manok. So ayan, guys, hiwain lang natin ang lemon. Isang lemon lang, guys, ang hiwain natin, tapos i-squeeze na natin sa manok. At ang ginagawa ko ay nilalagyan ko na siya ng asin at saka paminta. So lagyan lang natin. Ayan. Lagyan natin ng paminta at saka asin para mawala yung lansa. So ayan lang, guys. So ilalagay na natin sa ating dish pan. So ayan. Tapos mayroon tayong mga gulay dito, guys, na kailangan lutuin natin kasi sayang naman na masira. Maraming gulay dito, guys. So ayan, mayroon akong cauliflower, mayroon akong repolyo, carrots, kamatis, ayan, mga gulay. So mga healthy yung mga gulay natin, guys, kaya sayang naman pag hindi natin siya gawa ng paraan paano natin lutuin. So ito, nilinis ko yung cauliflower. So ayan, hiwa-hiwain lang natin siya ng tamang-tama lang na hindi siya masyadong malalaki para ilagay natin sa ating manok. Panahon ngayon, guys, ay kailangan gawaan natin ang paraan kung ano yung meron tayo. Gawaan natin ang paraan, huwag tayong magtapon kasi sa panahon ngayon, guys, mahirap. So maraming mga tao na sabi ko kasi sa amo ko, madam, anong pagkain natin, hindi daw niya alam. So nakita ko marami kaming gulay, kaya sabi ko ay magluluto na lang ako, madam. Ako nang bahala, sabi ko. Tingnan natin kung kakain siya. Ayan, hugasan natin ang ating cauliflower, tapos ilagay lang natin dito sa manok. So ganito lang, guys, hanap lang tayo ng paraan. Huwag tayong magtapon ng mga pagkain, lalong-lalo na kasi mga healthy yung gulay natin, guys. So ayan, kailangan natin kumain ng gulay sa panahon. So ilagay na natin, guys, ang ating cauliflower sa ating cooking pan. So ayan, dish pan pala. So ito ay lilinisin na naman natin ang ating mga ibang gulay. So ito ang ating repolyo. Ayan, ang gagawin ko, guys, hindi ko siya hihiwain ng maliliit. So ganyan lang yung kalahati ng repolyo. Tanggalin ko lang yung dulo, tanggalan ko yung dahon sa ibabaw, tapos hugasan ko ganito lang. Hugasan ko lang siya, tapos hiwain ko lang siya ng isang beses. Ganyan. Hiwain ko lang siya sa gitna, tapos ilagay ko na to dito sa ating dish pan. Ganito lang, guys, kasi i-oven ko to, eh. Pag i-oven ko, hindi ko siya hihiwain ng maliliit. Kasi masarap naman siya, guys, na buo lang siya, ganyan. Tapos ngayon ay lilinisin natin, guys, ang patatas. So ayan, maliliit lang siya, guys, kaya hindi ko na siya hiwain. Buo lang siya na ilagay ko kasama ang yung malalaking hiwa ng repolyo at saka yung manok. Tapos mayroon pa tayong ilagay dito, guys, na onion, garlic, carrots, tsaka ano pa ba? Ayan, tapos lagyan natin na siya ng timplahan lang natin, guys. Ganyan lang. Tapusin lang natin, guys, itong paglilinis natin ng ating mga gulay. So ayan, ito, lagyan na natin tong ating patatas pagkatapos nating linisin, guys. So guys, sa mga ano dyan, sa mga marunong magluto, pasensya na kasi ito ay ano ko lang to, my own version of cooking. So pasensya na, guys, kasi ano, ayaw ko talagang magtapon.
Nakalimutan ko pala, habang naglilinis tayo ng ating mga luluto, ini-preheat na pala natin ang ating oven. Para ready na siya, mainit na siya bago natin ilagay yung ating gulay. Titingnan ko guys kung ilang minuto ko siya matapos mag-prepare ng ating lulutuin. Isang malaking dish pan. So tingnan natin kung ilang minuto ko siyang matapos guys. So ito, lilinisin ko na tong carrots. Kailangan bilis-bilis guys yung pagkilos. Time is gold, ika nga. So ayan. So tingnan natin mula sa paghugas, sa paglinis, sa paghiwa. Tingnan natin kung ilang minuto ko siya matatapos. So ayan guys, bilis-bilis lang ang pagkilos, lalong-lalo na sa aming mga OFW. So kailangan mabilis ang kilos guys. Kailangan double time. So ayan, malinis na ang ating carrots guys. Tanggalin lang natin ang dulo at ating hugasan. So ganyan lang guys. Tapos ang ating kamatis guys ay ano lang siya guys. Hugasan lang natin siya, tapos hiwain lang natin ito sa gitna. Isang hiwa lang guys, para mayroon namang ano guys, mayroon namang kakulay-kulay yung ating gulay. So lagyan natin ang kamatis. Mayroong kakulay-kulay yung ating luto. So lagyan natin kamatis at saka sibuyas. So balatan natin ang ating sibuyas at hihiwain lang natin siya ng 4 beses. So tapos ilagay natin siya guys doon sa ano, katabi ng chicken at saka doon sa mga gilid-gilid, para yung lansa ng chicken guys ay mawawala. Tapos lagyan pa natin siya guys ng mushroom, kasi meron tayong mushroom dito. Ayaw nga natin guys na masayang yung mga gulay natin, kaya ano na to guys, halo-halo na tong gulay. Pero tingnan natin kung kakain yung amo ko, kasi ano, talagang gawa-gawa ko lang to guys. Yung amo ko naman guys, hindi naman siya maarte kumakain siya kahit anong niluluto ko. Yung isang araw nagluto ako ng ano guys, yung tuna, tapos ginisa ko sa repulyo at saka sa ano, sa repulyo, sa sibuyas at saka sa bawang. Tapos nilagyan ko siya ng cauliflower din, kasi marami nga kaming gulay. Tapos ano, kumain siya guys yung tuna na ano, yung nasa lata. Kaya natatawa talaga ako sa amo ko, kasi kahit anong niluluto ko, kumakain siya. Kumakain din siya ng kanin, kumakain siya ng sardinas, kumakain din siya ng ano pa ba yung niluto ko, yung sa ensaladang talong, kumakain din siya. Tapos ano, basta kung ano yung mga niluluto ko, kumakain din siya. Kaya masaya din ako kasi hindi siya maarte, kaya hindi nakakailang magluto. Marami kaya dito guys na hindi sila nakakaluto ng pagkain, kasi nga ayaw ng amo nila yung amoy, lalo na yung ano, lalo na yun guys, yung may garlic, na ko ayaw nila. So ito na guys ang ating ginawa, at saka lagyan pa pala natin siya ng garlic. So ayan, maglinis lang tayo ng kahit mga 3-4 na pirasong garlic. So ayan, walang tayo ng garlic guys. Marami talaga dito guys, lalo na ang garlic guys, ayaw nila yung amoy. Kaya masasabi ko rin na swerte din ako, kasi yung amo ko hindi siya maarte. Kaya hindi ako na iilang magluto. Pero syempre minsan ayaw ko rin laging magluto, kasi ano, may mga niluluto din naman kami na talagang pagkain nila. So yun na lang kinakain ko. So kung ano yung meron, yun ginakain ko na yon. Ayoko na yung maghanap ako ng sarili kong pagkain. Ayan, so lagyan natin siya ng ano guys, magpainit tayo ng tubig, para lagyan natin siya ng mainit na tubig para sa mga gulay, kasi ano yan eh, masusunog yan pag ilagay natin diretso sa oven. So habang nag-aantay tayo guys, nagpapakulo tayo ng tubig, ang gagawin natin ay lagyan natin ng asin itong ating gulay at saka chicken. Yung chicken na sa gitna guys, so napaikutan siya ng mga gulay at saka lagyan natin ng paminta. Tapos guys, kukunin natin ang ating olive oil. Guys, napaka healthy ng olive oil dito guys, kasi talagang ano siya guys, yung virgin olive oil, kasi talagang ano ito eh, pinapagawa namin sa factory, kaya wala talaga siyang halo, pure talaga siya na olive oil. Napaka healthy nito guys. Yung nasa Taiwan ako, napakamahal ng olive oil nila dito. Dito din naman mahal din, pero
mas mura siya compare sa, no, sa ibang bansa, lalong-lalo na sa atin. So, ayan, pure talaga yan ng olive oil. Tapos, maglagay tayo sa ating measuring cup ng Maggi cubes. Tapos, tutunaway natin doon sa pinapakulo nating tubig ito. Tapos, ano, lagyan kasi natin ito ng tubig. Tapos, timplahan na natin siya ng, ano, yun ang Maggi cubes para lalasa na siya. Ito yung ating measuring cup, guys. O ano ba, cup pa ba ang tawag dyan? Malaki naman siya. So, lagay lang natin tong ating Maggi cubes. Tapos, ilagay natin ang ating tubig na mainit. Mga ano lang, guys, mga 500 grams lang na tubig. Tapos, while na nag-aantay tayo na kukulo yung ating tubig, guys, so, linisin na natin ang ating lababo, yung mga pinagbalata natin ng gulay, tatapon na natin sa ating basura. Para pagkatapos, guys, paglagay na natin ang ating pagkain sa loob ng oven, so, malinis na rin yung ating kitchen. So, ganyan, guys, double time lang tayo, ganito ang buhay ng OFW. So, ayan. So, kumukulo na yung ating tubig, guys. So, kukunin na natin at ilagay na natin dito. Ayan. So, 500 grams na tubig. So, tutunawin natin ang ating Maggi. Kukuha lang tayo ng ating pantunaw, ng ating pang, ano ang tawag dyan, ng ating kutsara. Ayan. So, haluin lang natin ganito. Tapos, ilalagay na natin dito sa ating dish pan. Tapos, ayan. Pero, wag natin siyang ubusin, guys. Kasi mamaya, pag need na natin na dagdagan ng tubig, so, mayroon pa tayong, ano, tawag dyan, ha, Maggi stock. So, ayan. So, ito ilalagay na natin sa oven. Ayan ang natirang tubig natin. So, lagay natin sa oven ang ating food. Tingnan natin, guys, kung kakainin ito ng amo ko. So, ayan. Lagay na natin sa ating oven. Ayan na, ready na para ilagay sa oven. So, lagay lang natin ito, guys. Ganyan. Ayan yung itsura niya, guys. Halo-halo. Yung dalawang repolyo na sa gilid ko nilagay. So, ganyan lang siya. Ganyan lang kasimple, guys. Natatapos ko siya, guys, na i-prepare ng mga ano lang, mga 11 minutes lang. So, ito na, guys, ang ating oven na preheated na. So, lagay na natin ang ating prepare na dish pan. Tapos, ayan, nakalagay siya, guys, sa 200. So, mamaya, mga after 30 minutes, i-reduce lang natin siya, guys, into 180 degrees. So, ayan, antayin lang natin, guys, after 1.5 hours. Okay, bye-bye. See you. So, ayan na, guys. Malapit na siyang maluto. So, ito na, guys. Ayan na natin sa ating oven. Ayan na, guys, ang resulta ng ating niluto. So, thank you very much, guys. Ayan, kainan na. So, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.